Narito tayo ngayon upang matunghayan ang talaga ng mga nagiinit, nagbabaga at napaka-trending na latest issue ni Ate Erica. Ang issue nga na ito ay issue sa pagitan ni Ate Erica pati na rin ang away laban sa kanyang pamilya. Sa pagpapatuloy nga ng ating istorya ay bumalik ulit ng pangalawang beses si Kalinga Pal Santos Matubang sa bahay nila Ate Erica. Nung sa ganun ay may interview muli si Lolo Miguel na lolo ni Ate Erica pati na rin ang tita niya. Nung sa ganun ay makuhaan ito ng mga impormasyon. Sa kanilang pinag-uusapan ay meron talagang naninira sa reputasyon nila Lolo Miguel at ng pamilya nila Ate Erica dahil nagkagalitan silang dalawa. Kailan niyo ba ito? Kung mag-anak niyo ba ito? Hindi pa po namin niya nakikita. Ay, kamag-anak mo ito tayo? Hindi ko pa nga nakita. So, personal? Ngayon ko lang inakita. E bakit, ano, nakialam sa buhay ninyo? Eh, hindi ko po alam. Lagi po kong sabihin niya eh. Ano? Ano, sinisira-siraan kayo? Hindi ko po nakikita. Ngayon lang yan. Ngayon ko lang inakita sa cellphone. Yung pong ano, yung pong sabing ano niya, yung shoota po niya. Sino shoota? Ano, si... Jowa, jowa nito? Jowa po. May jowa, may jowa ito, tumboy? Ang pangalan? Si ano, Mimi... Basta yung po nagpunta dito po ng mga ilang... May girlfriend? Ako. Yun po ang nagpunta dito, yun po ang nagano. Pero mabait naman po yun. Mabait naman yun. Pumunta rito? Pumunta dito. Anong ginawa rito? Yun po, nagpunta po dito nung nandito pa po nung sila Erica na nakatira. Mayroon pa lang jowang tomboy? Wala mo bang pangialam dyan kung may jowa ka o wala? Pero mabait po yun. Inilahad pa nga ng tita ni Ate Erica na napakarami daw bagay ang binili ni Sir Jun A, unang negosyanteng mayaman, para kay Ate Erica at sa kanyang mga pamilya. Binilan nga siya nito ng lote, ng bahay, pati na rin ng NMAX at tricycle. Ayon naman kay Lolo Miguel, ay sinabi daw ni Sir Jun A na ang tricycle na yon ay pang pamilya. Ngunit ang nangyari ay kinuha daw ito ng ate ni Erica na si Sheila May kasama ang kanyang asawa. At hindi nga din ito nagagamit ng buong pamilya ni Ate Erica dahil ang mga pinamigay at tinulong ni Sir Jun A para kay Ate Erica ay talagang tinatago ng ate niya na si Sheila May. Sino mong tira yung ginamit? Pira nila o pira ni Jun A? Kay Jun A. Jun A po yun. Kami po magpapatunay po doon. Hindi pira nila in tourist. Hindi po pira po ng ilaber. Hindi pira. Yung pira po ni Jun A, ang binili po doon ni Sheila May, loti sa dahit. Okay. May loti sa dahit binili? Opo. Magkano bili noon? Yung baga pong Ilmax po yun. 100. Motor. Bumili pa ng motor. Tricycle. Oh, dami, tricycle pa. Motor, tricycle pa. Ang dingin ko, yung may tricycle ngayon ay pampamilya. Pero inang kanila. Inang kinino? Inang asawa. Sino yung asawa? Sila May. Sila May, asawa niya. Pero ang sabi ni Jun ay pampamilya. Ano ibig sabihin? Kasama kayo doon? Siguro po, sabi na. Pampamilya. Wala sa kanila lang. So, nasa yung Inmax na motor? Naka-Erica po. Siya po ginagamit niya. Ngayon, tinanong din ni Kalinga Val Santos Matubang sa tita ni Ate Erica pati na rin kay Lolo Miguel kung magkano kaya ang naitulong ni Sir Jun A sa pag-sponsor at pagtulong kay Ate Erica. Sumatotal nga daw ay tansya daw ni Kalinga Val Santos Matubang ay nasa 2 million ang naitulong niya kay Ate Erica sapagkat ang bahay ay nagkakahalaga ng lagpas 1 million at may binigay pa si Sir Jun A na motor pati na rin tricycle para sa pamilya sana ni Ate Erica. Ngunit simula nung nabigyan na sila at nasusustentohan na sila ng mga pera ay nag-iba na nga daw ang ugali ng ate ni Ate Erica na si Sheila May, damay na rin daw si Ate Erica dahil bigla na lang nilang iniwan ang pamilya na nagpalaki sa kanila. Ang pamilya, wala sa kanila lang. So, nasa yung Inmax na motor? Naka-Erica po.
siya po ginagamit niya. Ngayon, yung pira dito sa puno ng bahay, kaninong pira yan? Kay Sir Jardin, hindi rin na po. So, hindi lang kalating milyon ang nagasus niya? Hindi po kalating milyon. Malaki nagasus yun. Nagigit mong 1 million yun. Ang alin? Ang halaga mo. Ang alin? Yung bahay ko yun. Itong bahay na ito, higit 1 million. Hindi po makakapagod. Ito yung mga, ginawa ko mga asawa nito. Ginawa ko So, tayo, kung tutusin, kung pintahin lahat, ba't ang mga 2 million ang pira bruto ni Jun A? Higit hanggang loob ng bahay. Hindi, kasi may inmax pa. May motor, sidecar, may lupa. Bumita pa sa dait. Grabe, mayaman si Jun A pa lang. Kaya nga po sabi ko po, tumigil kayo kung ayaw ninyong malaman ang katotohanan ng mga tao na binabaliktad ninyo sa amin na wala naman kami. Pinaparatangan din si Lolo Miguel na siya daw ang kumukuha ng pera dahil siya daw ang inuutusan o pinapakausapan na bumili ng mga gamit sa loob ng bahay na pinagawa ni Sir Jun A para kay Ate Erica sa kanyang pamilya. Ngunit kiit naman ni Lolo Miguel ay wala naman daw napupunta sa kanya sapagkat pinapabili lang daw siya. At kapag pinabili daw siya ng gamit ay binibili niya naman daw talaga ng walang labis at walang kulang. Talagang ang source ng pera ay nanggagaling kay Sheila May na ating Ate Erica. Dahil sa kanya daw nagpapadala at siya ang kumakausap kay Sir Jun A. Sabi pa nga ni Kalingap Val Santos Matubang ay may tuturing talaga na parang buhay prinsesa si Sheila May dahil may mga taga-utos ito. Kaya ito, ayaw ko naman po na parang dal-dal ko tapos yung pala tama si N. Triacay Torres. Yan o. Eh, Lolo Migs, ano kaya yung topic natin dito? Diba pira at ikaw ang may hawak yung pera, hindi si May? Dahil kayo ang bumili ng gamit. I have some evidence of what happened from the start. Yung pirang yun, ibinibigay lang sa Aslin para bumili ako ng mga mga kagamitan sa bahay. Pero nasa kanya ang pira, siya ang na-withdraw. Siya ang uli-uli yung mag-asawa sa dait. Doon na sila natutulog. Doon sila natulog. Pag makain sila at hindi gusto ulang bito, doon sila nakain sa dait. Sino? Yung sila? Si Lamy. Si Lamy, yung tatlo. Buhay Reyna. Buhay Reyna nga. Nangyayari. Ano? Talaga. At uuwi yan dito, ni isang mansanas, hindi man lang bigyan yung apo. Grabe na. Ngayon. Kaya po, kasi nangalingan po yung sinasabi po niya ni Amy Torres. Alam ko po na... Talagang parang tinatakot pa nga ang lolo, pati na rin ang tita ni Erica ng mga taong galit sa kanila na kampi kila Ate Erica. Sinasabihan pa nga sila ng mga gutom na aso at pinakuha pa nga ni Kalingap Val Santos Matubang ang pruweba ng tita ni Ate Erica na lagi daw silang pinagbabantaan. Sabi nga din ni Kalingap Val Santos Matubang ay hindi na maganda nangyayari dahil may mga pagbabanta na nga daw, nakakasuhan sila at marami pang paninirang puriang sinasabi sa pamilya ni Ate Erica. Mansanas, hindi man lang bigyan yung apo. Grabe na. Kasi nangalingan po yung sinasabi po niya ni Amy Torres. Alam ko po na lagi yung kausap po ni May, magdamag, magkausap po niya lagi dyan po sa kwarto. Yan po lagi ang magkausap. At kasi sila May. Umpisa pa po nung hindi pa po luminitaw si Sir Jun A, magkausap na po yan. Hanggang dumating si Sir Jun A, sila na po lagi ang magkausap hanggang ngayon. Sila po ang laging mag-uusap. Nasa likod po si Sheila May kay Amy Torres, siya po yung nagbibigay yata po ng update. Okay. Kaya kumakalat po. Bibigyan ng salita para kumalat sa kanila. Parang tinatakot pa kayo ah. Nandiyan po yung si Kuya Bar yung ano, yung text nila na ano kami, gutom na aso, nandiyan. Gunin mo daw, hingin natin. Gunin mo daw para makagyan natin yung sinasabi nila. Hanggang dito na lamang muna ang ating napakainit, nagtitrending at talaga namang mas nakakaintriga na issue ni Ate Erica. Maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa muli. Bye!